Ngayon, magsisindi na tayo ng ika-apat na kandila sa korona ng Adbiento. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa bawat puso nawa ay sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa panahon ng Adbiento, buksan natin ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Habang ating pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo sa ating mga buhay, ang mga kandila sa koronang ito ay paalala na si Kristo ang dumarating upang puksain ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo sa liwanag ng kaniyang kaharian. Magsupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong Panginoon ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalagpas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagpakilala ka sa amin bilang Diyos na puno ng awa at pagmamahal. Nang dumating si Jesus, mas lubusan naming nakilala ang iyong kagandahang loob at pagkamahabagin. Turuan mo rin kaming maging katulad mo, maawain sa aming kapwa at mapagmahal sa lahat ng hindi nagtatanggi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang liwanag ng ika-apat na kandila ng Adbiento ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos na lubusan nating nakikilala sa Panginoong Hesus. Pagmamahal na nakikisa sa ating abang kalagayan at naghatid ng ating kaligtasan. Alina Jesus, alina, alina Jesus, alina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Alina, Jesus, alina, alina, Jesus, alina. Mga minamahal kong mga kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Berheng Maria sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya. Naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos upang tayo'y maging marapat na gubanap sa banal na pagdiriwang ito. Aminin natin ating at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inialis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwin-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan, laging magahari ang isininiyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro. Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanin ko siyang anak at ako'y na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi na wawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mo, Kaloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacharias sana ang ipamangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi sa kanya, "Ina, hindi. Juan ang ipinangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig
niyang itawag sa sanggol, pumingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, huwa ng kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay na pagpasalita siya, nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip nito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, no? Palakpakan natin ang Diyos na nagpapala, no? Mga kapatid, no? Sino nga ba ang tunay na pinagpala ng Diyos, no? Sino nga ba ang tunay na taong pinagpala ang kaniyang buhay, no? Kaya pag nilayan natin ang buhay ng mahal na birhen, no? Siya ay isang taong tunay na pinagpala ng may kapal. Tunay na pinagpalang tao, no? Ang tunay na pinagpalang tao, yun yung tao kung saan pinagahari niya ang presensya ng Diyos sa kaniyang buhay. Mama Mary is truly blessed because in her womb, the baby Jesus is born. No? Tunay na pinagpala ang mahal na birhen dahil pinaghari niya ang presensya ng Diyos sa kaniyang buhay. Tunay kang blessed kung pinagahari mo ang presensya ng Diyos sa iyong puso. Kaya mga kapatid, no, tayo'y magpo-post sa Facebook, hashtag blessed. Magiging makabuluhan lamang yan kung ang Diyos ay nagahari na sa ating puso. Pangalawa, sa pagdinilay natin sa buhay ng mahal na birhen, no, tunay siyang pinagpala dahil hindi niya sinarili ang kanyang biyayang natanggap, no? When she became the mother of God, anong ginawa niya nung narinig niya ito mula sa anghel? Agad siyang pumunta sa kanyang cousin na si Elizabeth, no? Upang tulungan si Elizabeth dahil nagdadalang tao ito in a late age, no? You are truly blessed when you are able to share your blessings to others. Tunay kang pinagpala kung hindi mo sinasarili ang mga biyayang binigay sa iyo ng Diyos at handa ka at bukas palad kang tumutulong sa mga nangangailangan. Nakita natin sa buhay ng mahal na birhen, no? Tinulungan niya ng 3 buwan ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth. She shared Jesus to the entire family of Zachariah and Elizabeth. You are truly blessed when you are a blessing to others. Tunay kang pinagpala kung ang iyong buhay ay blessing na para sa iba, kung nagiging blessing ka sa mga taong nangangailangan. At pangatlo, mga kapatid, sa buhay ng mahal na birhen, tunay nga siyang pinagpala dahil matapos niyang tinulungan si Elizabeth, ano ang ating narinig sa ibang mga pagbasa ng Ebanghelyo patungkol sa kwentong iyon? No? She went home. Ang tunay na pinagpala ay tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Pero kung tumutulong ka at nag-i-expect ka ng gantimpala, may hinihintay kang kapalit sa bawat tulong mo, hindi ka patunay na blessed.
hindi ka patunay na pinagpala dahil nag-aasam ka pa ng kapalit sa tulong na iyong binigay. Mga kapatid, ang tunay na blessed na buhay ay bukas palad na tumutulong ng walang hinihinging gantimpala o kapalit. Naway turuan tayo ng mahal na Birhen kung paano talaga mamuhay ng tunay na pinagpala. Yun yung pusong tumutulong, yun yung pusong pinagahari si Jesus, at yun yung pusong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Tunay ngang hashtag blessed ka when Jesus is with you, when you share Jesus to others, and when you don't expect something in return, dahil alam mo, ang tunay na gantimpala sa kawang gawa ay matatagpuan lamang sa langit. Amen. Please stand. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo, ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birhing Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birhing Maria, kilalani nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napabababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok sa kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama,
Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsupo ang lahat. Aming handog ang tinapay at alakalay ng bayan, maasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel at nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at sa Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos. Nakabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling, na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw kami nananabik, ginapi ng sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan. Palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdatay, ang paghahari mo'y amin. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay na siya namin tanghaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo,
mula ika-5 ng umaga hanggang ika-8 ng hapon ng gabi. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard or Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit na ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingiin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gandimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.